morning, guys. Meron kami ng general check-up sa Juob, yung isang malaking parang general hospital kung i-compare sa Pilipinas. So, makikita kami ng aking Ate Cathy sa Mirasaki Life Garden. Iiwan ko po yung coach ko doon at makikisakay ako sa kanya para titi. Ho, 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 ho. So guys, samahan niyo ako for this journey. Ano kaya ang mangyayari? Marami tayong gagawin first time ko. So, watch me. Kumukulo na yung sigura ko. Sa totoo lang, hindi na tayo pwedeng kumain. Kasi papasukan po ng camera ang aking bituka. So no eat. Ayan o, napapansin nyo, garar-garar na po ang boses ko kasi wala din akong inom-inom. Nakakailang oras na ako. Thank you.
Asan na si Valentina? Good morning, dudes! Good morning, good morning. Huh? Sinulatan mo ba yan? Hindi pa. Wala akong. Oh, sige, mamaya. Andito na po kami. Makapila po kami. Mag-umpisa yung pinkosingan, yung check-up ng 8:30. 8 o'clock pa lang andito na kami. Kamusta naman dyan? So, waiting kami. Guys, hindi ako pwede mag-camera ha? Kasi, ba, mapagalitan ako. See you later. Bye! Sa dressing room. So, hindi ko na pa... Nandito na po ako sa dressing room. Hindi ko na sa inyo may papakita kung paano ang processing ng kanina kay Kusinda. Because, delicate. Ayan. Yan ang gagawin din namin. So, locker na ito. Okay, guys. See you later. Tapos na. Natapos yung aking general check-up. Ang sakit pala nung i-camera na yun. I-camera is yung kung may papasok sa bibig mo na may cable na may maliit na camera. So, papunta na ako ng aircon. Pa-vlog natin. Papakita ko sa inyo ang itsura ng aircon station ng Coffee. Sumakto maganda ang panahon. Nagpakita si Haring Sunshine. Kaya kinaya kong maglakad from Chu O Byung In, I mean Kofu General Hospital, hanggang sa main station ng Kofu. Ayan, naglalakad ako. Yung Yodobashi camera, bagong tayong mall ng Kofu. At itong pupuntahan ko naman ay si Takeda Shingen Stage Show. Siya po yung symbolic ng nagpapanalo during World War dito sa may Kofu Yamanashi. Ayan. Medyo lumiit na nga ang Kofu Station. 20 years ago, hindi ganito kaliit yan. Masyadong malawak yan. At wala pang masyadong establishment. Yung parking lot na yan na nakikita nyo, merong police station. Susubukan kong mag-train, mag-isa, mga kadudes. Hindi ko po usually ginagawa to. And wala akong masyadong idea at kaalaman sa pagsakay ng mga train-train na ganyan na public transport. Because kapag malayo po ang pinupuntahan namin, Daddy will make sure nakasama siya at hindi po ako pinagdadrive ng asawa ko sa malayong lugar. Magdadrive ako dito-dito lang, malapit sa amin. Pag lumampas na ng 1-2 oras ang biyahe, hindi na po ako pahahawakin ng manibela at make sure nakasama ko po siyang pabiyahe. But this time, because it's my first time, try natin ma-achieve itong new learnings para magkaroon naman akong new achievements in life. Magte-train po ako mag-isa. Walang magtuturo sa akin. Kung paano at saan ako bibili, hindi ko po alam. Saan ako papasok? Ano ang gagawin ko? Wala po akong alam. Dahil nung araw na nagko-commute ako ng train, ihahatid po ako ng asawa ko. Masakit pala sa ngalangala yung e-camera. Sa akin, hindi na mauulit yun. Alam nyo guys, gutom na ako. Sobrang gutom na ako. Itong Yodobashi camera, bagong tayong building po yan. Wala yan dati. Electric shop yan. May mga cellphones, may mga gadget. Pinasok ko pero wala akong type. Hindi ako na-enjoy sa loob, mga kadudes. Ang problema, saan ako bibili ng ticket? Hindi ko alam kung saan ang bilihan ng ticket dito, mga girls.
akong makita. Wala akong makita maganda. So, after tayo sa taas. Dati may magaganda rito makikita eh. Bakit wala na akong makita? Ayan nga mga kadudes, basa-basa na lang tayo, tanong-tanong, bahala na si Santa Claus. So, bibili na po ako ng ticket ko. Mag-isa lang ako, bahala kayo dyan. Hinanap ko lang yung station na bababaan ko. Ayan, 240. Papuntang Nirasaki. Ayan, nakabili na po ako ng ticket! Ayan po siya. Sinundan ko lang po yung mga kanban, meaning mga araw-araw na ganyan, bahala na si Santa. May pababa, sabi nila line 1 down. Ito nakita ko line 1, so malamang dito yan dadaan yung train, because hindi nga ako sigurado. To make it sure, siyempre, tumawag pa rin ako sa taong mas nakakaalam ng mga ganitong commute. And no other than my dudes. Tinawag ko siya kung nasa tamang lugar ba ako. Baka hindi ko alam, makarating ako ng Tokyo, mga kadudes. Ayan po. So, masyado ko maaga. 45 minutes akong mas maaga sa dating ng aking train. Kaya naman, naisipan kong dito na lang umupo at ayoko nang lumayo. Baka maiwan ako ng train. Mahirap na. Ito pong nasa harap nating train. If I am not mistaken, is Asusa train. Hindi yan bullet train ha. Huwag tayo magkamali dahil nandito po tayo sa probinsya. So, wala pong bullet train dito makikita. Mga dudes, ganun pala ang pakiramdam ng e-camera. Parang ayoko nang ulitin. Hindi na mauulit yun. Nag-skandalo na naman ako sa loob ng hospital. Lakas na ng boses ko para akala mo mga nanak. Itong pangalawang train na makikita nyo sa harap ko. Ito naman yung train ng iba't iba klase ng gas. Gas, I mean, yung diesel, yung pangkotse. Ano bang tawag dun? Basta, yun na yun. Gas. Gasoline! Pangkotse ho. Ayan. Naka-train din siya. Galing, di ba? Kahit na nakaupo ka. At! Hello, Jason! Yan. Nakita ko po si Jason.
at itong kalapating ito na ayaw pong lumayo sa akin, parating niya akong binabalik-balikan. Cute! Yung train na umaandar sa harap ko, huwag niyo akong tanungin mga kadudes dahil hindi ko alam kung saan yan galing. Malamang sa malayo. Ayan, nandito na po ako sa loob ng train. Dumating na po siya. Nakaupo na po tayo, mga kadudes. Mag-iintay na tayong umandar yung train. And because, ayun nga, dito sa Japan, bawal pong ginagamit ang camera in a public place. So, before pa tayo mapulis, tatago po natin yung camera natin sa aking bag. At intayin po natin tayong makarating hanggang Mirasaki. Mahirap pala itong ginagawa kong ito. Pag-isa lang ako. Boring, mga kadudes. Hanggat maaari, ayoko na sana mangyari ito. Hindi na mauulit itong achievement na ito. Itinry ko lang kung ano ang pakiramdam nung mag-isa ka lang. Because hindi ko pa siya na na-feel at na-experience. Wala lang. Nakaupo lang ako dito. Ay, gutom na ako. Ano kaya ang may ulam mamayang gabi? Kumain na kaya ang mga anak ko? At ang aking daddy? Tapos na kaya magtrabaho? Papakita ko sa inyo sa inlabas, mga kadudes. Ayan siya, umandar na ang aming train. There! Ayan po ang labas. Bigla ko na namang naalala nung nagtitake pa ako ng driver's license ko here in Japan. Ganito po ang experience ko noon eh. Ako lang mag-isa. Pero marami tao. Marami ko nakikita. Mahirap talaga ang buhay dito sa Japan. Malaki na lang ang pasasalamat ko. At ang aking nakuhang asawa, isang matino. Good provider, good husband, good father. Wala na akong mahihiling pa. Kundi ang pasasalamat na lang sa Panginoon at binigyan niya ako ng isang mabuti, magandang asawa at mga lovable kids. Saktong buhay lang. Hindi man kami magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Pero I know in myself na I'm in good hands with my husband. Maraming salamat po, Panginoon. Parati kong pasasalamat yan kahit saan man ako makapunta. Thank you, Daddy. Thank you, my kids. Sana sa mother time, may experience naman natin tong ganito. Yung magkakasama tayong lahat. Lima. At train lang ang gagawin nating transportation papunta sa destiny na ating mapipili. Some other time. Lagyan po natin yan ng isang magandang schedule sa ating calendar. Maraming salamat! And if you are new to my channel, please like and subscribe me. Hashtag Akinayans. And sali mo na rin. Click mo na lang yung bell button. Gawin mong black para ma-notify ka sa mga new upcoming videos ko. Andito na ako. Imagine, naka-uwi na ako. Andito na ako sa Mirasaki. Again, another achievement in life. Kaya ko pala kahit mag-isa ako. Kahit wala akong kasama, kaya ko kapag ginusto ko. Maraming salamat! Ayan, mga kadudes, palabas na ako ng Mirasaki Station. Nakarating na po ako sa aking destination. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogs. Enjoy watching me. Support me din. Maraming salamat. Bye! Bye, mga kadudes! Ciao!